Okay guys, let me finish the topics under the adjusting process by giving an example, by giving an illustration on how we do an adjusted trial balance. Adjusted, hindi unadjusted. Okay? So, hindi kagaya or unlike the usual presentations that I do in the previous episodes, dito, ang gagamitin ko sa inyo ay Microsoft Excel. At gumawa ako ng screen recording para makita ninyo yung aking working paper kung paano natin ito ginagawa. And since usually pagdating sa school, pinapagamit kayo ng columnar, so mas maganda na gamitin ko na lang ang Excel file. Okay, so follow me on my screen kasi ultimo yung galaw ng aking mouse pointer ay makikita ninyo. Okay, now, ito yung trial balance ni Design Specialist as at September 30, 2019, the end of its fiscal year. O guys, dapat by now, alam na ninyo kung paano i-distinguish yung fiscal year versus yung calendar year. Ano? Pag fiscal year, ito yung nagtatapos yung business calendar ng isang company other than December 31. Kasi yung calendar year, ito yung December 31. Sinusundan lang yung January 1 to December 31. Okay. Now, ito yung mga accounts na ginamit ng company ni Design Specialist. Basically, meron ka ditong unadjusted trial balance kasi you have your transactions recorded in the journals and then it was eventually transferred sa iyong mga ledger accounts, doon sa mga T-accounts. And after preparing the T-accounts, gumawa sila ng unadjusted trial balance. That's why we have the following figures. So again, pag unadjusted trial balance, yung pinag-uusapan natin, lahat ng mga open accounts, ibig sabihin lahat ng may mga balanse. Except na dito sa aking example, kung makikita mo, si salaries payable, wala siyang laman sa debit or credit. Si rent expense, wala siyang laman sa debit or credit. Si supplies expense, ganun din. Wala din siyang laman. Kaya siya mga walang laman kasi ito yung ilan sa mga subject for adjustments. Pero normally, kapag gumawa ka ng unadjusted trial balance, dapat yung mga may laman. Huwag mong isama dito yung mga walang laman. And kung ito man ay magiging subject for adjustments, usually sa baba natin yung nilalagay dito banda. Okay? But for this case, para hindi na tayo mag-modify mamaya ng trial balance, so ipinasok na natin ito dito. And kasi din siya pinag-adapt ko doon sa libro na pinagkuhanan ko ng problem, eh nakaganyan na yung kanyang format. So let it be as it is. Okay. Now, you have the cash account. You have the accounts receivable, supplies account, so on and so forth, hanggang doon sa yung expense accounts, yung pinakadulo natin si supplies expense. So, makikita mo, you have your debits and you have your credits. Now, kapag na-i-project natin ito ng tama, o dapat pag tinotal natin yan, ito yung kakalabasan yan. O tignan natin yung formula, o sum of C6 hanggang dito sa C22. So, 620,800 ang total debits. Pagdating mo naman sa total credits, tignan lang natin kung tama yung formula. O, ganun din naman. So, in this case, total debits equals your total credits. So, wala tayong problema doon sa equality. Okay? Now, nilagyan ko na, nag-pre-plot na ako ng rows, ng columns, para sa adjustments for the corresponding debits and credits. At later on, ano yung kakalabasan niyang adjusted trial balance? Total debits and total credits. Ito ang iyong additional information. Adjustment data are as follows. You have 6 additional information and this is our concerns for adjustments. First, we have your supplies na nagamit na. Supplies used, 9,600. You have your prepaid rent is still in force, 12,000. Mamaya papaliwanag ko ito isa-isa. You also have your depreciation expense of 30,000. Meron ka ding accrued salaries expense of 5,400. Then, unearned service revenue
still unearned. Redundant yung term na unearned. 11,200. Balikan ko ulit ito mamaya. And then, meron ka rin accrued advertising expense for 4,600 credit sa accounts payable. Kasi normally, di ba, pag mga accrued expenses, debit yung specific expense, nagki-credit tayo ng accrued expense. Kung ano man yung particular na liability account na yun. Pero dito, i-credit na lang daw sa accounts payable. So, dito sa baba, niready ko na yung aking adjusting journal entries. So, yung journal entries pertaining sa adjustments. So, lagyan na lang natin adjusting journal entries para maliwanag. O, puntahan natin dito si supplies account for number 1. And then, kung ano man yung magiging effect nito, kung ano yung journal entries, i-reflect natin dito sa adjustments columns. Okay. Ang supplies used daw, 9,600. Pag walang sinasabi sa method, kasi pagdating sa deferrals, di ba, meron tayong dalawang klaseng methods. And supplies is a prepaid expense account. So, by default, this is an asset account. So, kapag nagtatransfer tayo ng used up portion galing sa asset account, nagde-debit tayo ng, ano dapat yung sagot natin dito? Ang sagot natin dapat dito ay supplies expense. And credit natin sa supplies account. I-mirror lang natin, dapat i-reflect natin kung ano yung accounts na naka-reflect din dito. Ano? So, supplies expense, meron ka. Supplies, meron ka. Ay, magkano yung amount? That will be 9,600. 9,600. O ngayon, i-reflect natin. Since meron kang column ng debit, meron kang column ng credit, pick up lang natin ito, di ba? Or pick up lang natin siya. Supplies expense, debit. 9,600. Supplies, credit. Hanapin natin yung row ni supplies. Lagay natin yung 9,600 under the credit column. But by now, you should be already familiar kung bakit hindi debit, hindi credit, hindi the other way around. So that will be for item number 1. Ito yung adjusting items natin. Now, sige, color coding tayo. Lagyan natin kunwari ng color coding para matrace natin asan siya. Okay, for the purpose of tracing lang. Hindi mo 'yun magagawa sa worksheet. Mag-aaksaya ka pa ng oras. Okay, for number 2, prepaid rent still in force. 12,000 daw. Anong ibig sabihin nito? Ang prepaid rent still in force, ibig sabihin, yung 12,000, ito yung balance, ito yung natitira sa yung prepaid asset or prepaid expense. Asan yung prepaid rent? Nandito, yung row. Ibig sabihin nito, yung 12,000, yun dapat yung matitira. So, ilagay natin, 12,000. But the question is, magkano yung adjustments? Oh, guys, kung may prepaid rent ka na 12,000, dapat yun yung magiging laman niya, balance. At 48,000 yung unadjusted trial balance. O, di kunin natin yung difference. And how we do that? Ang normal balances ng mga assets ay debit. So, kapag nabawasan yung assets, magki-credit tayo. So, in this case, for the adjustments part, maglalagay tayo sa credit portion para dun sa difference. Ang amount pala ay 36. Lagyan natin ng color coding, gawin natin kulay natin as blue. So, eto, blue natin siya. Oh, going back sa adjusting journal entry, yung approach natin, yung method natin dito ay balance sheet. So, ano ang kabanggamong expense? Kasi diba, pag pinag-usapan natin yung adjusting entries, ang affected accounts nito, isang balance sheet at isang income statement. O, dito natukoy na natin yung asset account. Dito sa iyong income statement, you have your rent expense. Lagay natin dito, rent expense, debit, credit, prepaid rent for the amount of your 36,000. Can you follow?
Now, we have this one. O, 36 daw. Sa rent expense mo, lagyan natin 36,000. Huwag mong kakalimutan. Otherwise, mamaya sa adjustments, pag tinotal mo yan, baka hindi ka bangga. O, number 3 tayo. Depreciation expense. Adjusting for depreciation, 30,000. O, dapat alam ninyo na yung depreciation ay debit sa depreciation expense, credit sa accumulated depreciation for 30,000 pesos. Okay? So, lagay natin naman dito sa worksheet natin. Asan yon? Depreciation expense mo. This one, 30,000. And then, accumulated depreciation mo, then dito, 30,000. Lagyan natin ng kulay. Art, ano daw eh, accounting is an art daw, di ba? So, lagyan natin dito. Oops, ayaw magkulay. So, we have it here. Proceed tayo sa number 4. Accrued salaries expense for 5,400. When we do the adjusting entries, anong journal entry natin? Debit your expense account, credit your liability account. So, anong ginamit dito? We have your salary expense. Lagay natin. Salary expense. Tapos, yung liability account, hanapin natin. Ito, salaries payable. Sure, hindi consistent. Yung isa salary, yung isa salaries. Mahayaan nyo na. Lagi, ang importante, tama yung accounts na ginagamit natin based doon sa available na accounts sa problem. Then, we plot it dito sa adjustments columns. Salaries expense, anahin natin si salaries expense, 5,400. Kulaya naman natin, kunwari, dilaw. Okay, so eto, color-coded tayo, no? Tayo magkulay ng shortcut. 5,400 and then dito naman yung credit mo, 5,400. So, meron na tayong apat. Proceed tayo sa number 5. Oh, by the way, kung may question kayo, comment down below, ano? Number 5, eto, yung redundant. Unearned revenue, unearned service revenue, still unearned, 11,200. O eto, kagaya ng sa number 2, yung natitira enforced na prepaid rent. Ang ibig lang ito sabihin, yung balance dapat ng liability mo for the unearned service revenue is 11,200. So, punta tayo dito sa unearned service revenue. Dapat daw 11,200 yung matitira dyan. O, we do the same. O, sorry. O, dito, huwag kang magkakamali. Baka mamaya may problema ka, hindi balanse. Eh pag gumagawa ka columnar, worksheet, workpad, magbubura ka. Unlike yung sa akin, naka-Excel file, pwede ko na lang ito i-delete. Bakit siya mali? This is a liability account, pero nilagay natin sa debit. So dapat dito yan sa credit side. 11,200. You have an adjusted trial balance nasa credit. Ang adjusted trial balance mo nasa credit pa rin. Pero para from the 26,800 maging 11,200, babawasan natin yung liability account. So in this case, dahil ang normal balance mo ay credit, ang deduction natin ay debit. So, ilas natin yung 11,200 sa 26,800, you have 15,600. So, kulayan natin ng gray para dito. Kapag nag-transfer ka ng earned portion galing sa yung liability account, we debit the unearned service revenue. And then we credit the service revenue account for the amount of 15,600. Kasi given na, inuna lang natin ito kasi nag-work back tayo. Given yung dulo, magkano yung adjustment? Okay. 15,000, may kabangga na ba ito? Wala pa. Asan si service revenue? This column, this row. Lagay natin sa credit side. Ayan. Sorry. 15,600. We're done with number 5. Now, proceed tayo sa number 6. Sa number 6, accrued advertising expense, 4,600.
Ang account mo dito na involved ay advertising expense. Debit tayo ng advertising expense. And then, credit daw sa accounts payable. 4,600. Ngayon, i-plot na natin. Advertising expense, 4,600. Anong kulay ang i-code natin dito? Ito na lang. Yung ano. O sige, yan na lang. 4,600. Anyway, color coding lang naman yan. 4,600 din. Okay? So, there you go. Kumpleto na tayo for the adjusting items. Mag-total na lang tayo siya ngayon bago tayo mag-proceed sa adjusted trial balance. So, copy ko lang itong formula. 101,200. Buti na lang balance eh. Kung hindi, baka magkamali tayo. Okay. Oh, now, proceed tayo sa pagtototal. For assets, debits plus debits less credits. Sige. Kagaya nito, debit plus debit minus credit. Para sa mga wala pang laman. Okay? Copy. Ang accumulated depreciation is a contra-asset account. So, ang normal balance niya ay credit. So, dito, credit less debit plus credit. Okay. And then, copy mo rin ito. For the other liabilities and equity account. The same with your capital. John Miranda Capital. Pagdating kay John Miranda withdrawal, this is a contra-equity account naman. Ang normal balance is debit. So, copy lang ako ng formula. Papunta dito kay John Miranda withdrawal. Oh, now, yung service revenue, copy natin. Kagaya ng kay equity account. Tapos, yung mga formulas ng expenses, copy din natin. There you go. So, dapat pag tinotal natin siya, balanse. Buti na lang, balanse. So, makikita mo ngayon, ito yung ating adjusted trial balance. 660,800 pesos. So, that's how we do it through a worksheet. So, yung aking worksheet nga lang ay electronic. Naka Microsoft Excel tayo. So, you have to practice it naman pagdating sa columnar sa workpad. Ito yung sa journal entries usually ano doon sa para sa ano malaking space sa pinakakaliwa column yung parang pinaka-column 1 then column 2 3 4 5 6 7 ay hindi pala ito kasama sa numbering columns 1 2 3 4 5 6 bakit 10 columns? Kasi gagawa ka ng balance sheet, gagawa ka ng income statement accounts. So, pinaghihiwalay kasi natin yun doon. But that will, gawin natin siya pagdating doon sa closing entries. Pag gumawa na tayo ng financial statements. So, hanggang dito muna tayo para lang ma-illustrate natin kung paano magawa yung adjusted trial balance. So, I hope na sundan ninyo ako dito sa aking Excel. Ano? Kung may hindi man kayo masundan, i-comment nyo na lang below para masagot ko kayo. So, maraming salamat and I'll see you around. Bye-bye!